Yo, what's up mga kapopoy? So, panibagong vlog na naman po for today. And for this vlog, first off is gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga bumati sa akin. Birthday ko kasi noong November 23. So, maraming salamat sa pumunta at sa mga bumati. And shout out ulit kay Kimimoto, kay Bill, yan, mga pumunta. Sa lahat ng kaibigan namin, si Ann. Of course, si Ann. Na namumukod tangi na mataba pero nagbigay ng regalo. So, maraming salamat. At yung regalo ngayon, ngayon yung pag-uusapan natin. And shout out din sa Late Break Moto. So, kung bakit ako nagpapasalamat sa kanila, papakita ko sa inyo after ng intro. So yun, tapos na intro and as you can see, nakikita niyo na naman yung helmet ko. Yung basic setup ng helmet ko with the Telesine helmet mount. Tapos, yun. So ito yung ginagamit ko pang araw-araw pagbubiyaya ko for safety purposes. As a requirement na rin for LTO, syempre. Pero hindi yun yung dapat natin pag-usapan. So, again, nagpapasalamat ako sa Late Break Moto sa Kamias. Kasi nung birthday ko, napadaan ako sa kanila. And then, bumili ako ng isang bagay na kailanganin ko. Which is para din sa camera ko. Bagong bukas silang motorcycle shop. And gusto nilang tumulong din sa mga aspiring moto vloggers sa kagaya ko. So, bumili ako sa kanila ng GRX Motonetics na helmet mount. So, sa kanila, nag-worth to ng 450 pesos. Sila yung pinakamalapit sa location ko na merong ganito. So, nung pumunta ako sa kanila, hindi lang isa binigyan nila sa akin. Pero binigyan din nila ako ng spare. So, dalawang GRX Motonetics ang binigay nila sa akin for the price of one. So, papakita ko sa inyo yung difference nung natong Telesine helmet mount at saka ito. So, tara! So, ayan. Itong Telesine helmet mount, nagko-cost siya ng nung binili ko siya sa Lazada is 168 pesos plus shipping. So, yan, kung makikita nyo, nakaganyan lang siya. Normal na setup ng Telesine Telesine helmet mount. So, yung sa akin kasi binend na niya to. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero binend na niya to. So, naobliga ako butasan siya dito. Same as ito, binutasan ko. So, para sa akin kasi kung bakit kailangan ko siya palitan, dahil pagka umuulan, pag sinara ko siyang ganyan, hindi siya totally nagsasara. Kung makikita nyo may, ano, kung makikita nyo meron siyang agwat dito. Same as dito sa taas. So, pag hindi na isara na maayos itong sa taas, pinapasok siya ng tubig. So, ayun yung ayoko. Pupasok yung tubig dito pag umuulan. Wherein yung rubber is hindi na ma-maximize yung closure niya. So, yun yung ayoko dito. But all in all, gusto ko siyang product. Pwede ko siyang i-recommend sa iba. So, it just so happened na pagka sinasara ko talaga siyang ganyan, dito yung nagiging problema. So, yun no. So, tatanggalin ko muna to. Tapos, tingnan natin to. Buksan natin. Tara! Oh,
So yan, tanggal na. Tanggal na siya. So sa katagalan actually madumi na siya. Pero mas madumi pa siya dati noon. So in short, dalinisan ko na to. So ito, most likely bibigay ko na sa kapatid ko. So siya na yung may kinabang dito. Sabihin na natin yan. So ito, yung GRX Motonetics helmet mount. So bubuksan ko na siya. So first is meron siyang sticker. Okay? So may sticker siyang kasama. Definitely. And isang or meron siyang long at short extension. Ayan. So meron siyang isang Allen bolt para sa dalawa. So depende kasi kung ano yung gagamitin mo eh. And meron din siyang kasamang stretchable na cord for safety ng camera. And yung unit mismo. So ayan. So definitely itong unit na to is mag-ano siya. In any shape ng helmet, masasabi kong papasok siya. Kasi hindi mo kailangan mag-adjust eh. Ayan na siya kagad oh. So pasok na pasok agad siya. In any shape talaga. So kailangan lapat na lapat din. Kung gusto mo siyang iangat dito, pwede rin naman. Yun nga lang, since meron akong airflow dito, so kailangan ko na lang siyang i-fix. And this comes with a 3M sticker. Siyempre. So kung tititigan ko siya maigi, okay yung product, solid. Hina natin. Solid plastic siya. Solid plastic yung pagkaagawa sa kanya. And yan. So binigyan tayo ng dalawang pirasong ganito. So yan, nung tinanggal ko siya, nung tinanggal ko yung telesin, ayan na. Sumagad na siya. Sumagad na to. This may not show the difference, pero masasabi ko sumagad na siya. And definitely, ma-maximize ko na yung rubber na nandito at hindi na siya papasokin ng tubig pag umuulan. So, yan. And naibalik ko na rin to sa dati. So, ito nga pala yung cord ng microphone. Nasa loob. So, yan. Pero since medyo matagal-tagal ko siyang hindi na ano, hindi ko natanggal yung telesin. Siguro lilinisin muna natin to para ma-secure natin yung dikit ng 3M. So tara. Yan, so I must say, malinis na siya. So tara. So ang pag-install nito is hanapin muna natin yung pinakalapat na pwede siyang paglagyan. So para sa akin ito, okay ako sa ganito kataas para nakikita ko pa rin yung camera. Adjust natin ng konti. Sinisilip ko pa kung saan yung pinaka-best. Ayan. Ito. Ito yung pinaka-best na nakikita ko na pwede paglagyan. So, ayan. Kumuha muna ako ng precision knife. Kasi kailangan kong paghiwalayin to. Itong side na to. So, ayan. Tingin ko muna siya. Nahati ko na siya. Nahati ko na yung
dapat hatiin. So, tingnan ulit natin. So, ayun na siya. Yung screw, ganito yan eh. Bibili na lang siguro ako mas maikse. So, ito na siya. And, yun yung magiging bago setup ko ng helmet mount. So, iba klase yung 3M. Ayun na matanggal. So, ulit. Medyo may weight yung helmet ko mabigat. Versus dito sa camera. Pero, kaya niyang i-carry. Kaya niyang buhatin yung helmet ko. So, that's a good thing. Yun. So, yan na siya. Ang GRX Motonetics Helmet Mount. So, yun. Salamat sa pagsama sa akin dito sa short vlog na to. So, pag i-install ito yung GRX helmet mount, and salamat ulit sa Late Break Moto sa pag-sponsor nitong isa sa birthday gift na ito, sa pabonus na ano na isa pang helmet mount. So bahala na, i-keep muna siguro natin to for giveaway most likely. Maraming salamat ulit kila Bill, kay Ann, and syempre sa wife ko. So, yun, hanggang sa susunod na vlog ulit. Thank you, Solid. And, maraming salamat ulit. Paalam!